ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ikalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay ina ko niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 22 na linggo ng pangkaraniwang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang inyong mga intensyon. Kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon sa araw ngayon, ang mga intensyon sa mga nakikisa sa atin sa pagitan ng live streaming, Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mundo at para sa lahat ng naapektuhan ng bagyo at ng baha. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo sa Tagatisalunika, namatay ang ating Panginoong Hesus upang tayo ay iligtas at tayo'y nagiging mga anak ng liwanag. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, ang ating Panginoon ay nagpalayas ng demonyo na siyang unang himala upang ang lahat ng tao ay mamuhay sa liwanag ng Diyos. Tayo ay tinatawag din ng mga anak ng liwanag, ngunit sa mga sandali ng ating karupukan, kahinaan, ay tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa ating mayuing Panginoong na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaluubay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkukup. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat
alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatagan lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangan tayo manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip di tulad ng iba. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpadalhanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumaki sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yung pagnubay niya ay mata mo. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksiyan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, nagpunta si Jesus sa Kapernaum, Galilea. Nagturo siya sa mga tao ng araw ng paminga
at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo, sapagkat may kapangyarihan kung siya'y magsalita. Naroon sa sinaguga ang isang lalaking inaalihan ng demonyo o isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. Subalit pinagwikaan siya ni Hesus, tumahimik ka, lumayas ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat, ang tao'y inugmok ng demonyo at iniwan ng hindi man lamang sinaktan. Nanggilalas silang lahat at nagsabi sa isa't isa, anong uri ng pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalayas niya ang masamang espiritu at sumusunod naman sa kanya. At kumalat ang balita tungkol kay Hesus sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo na 22 na linggo sa kanamang panahon ng ating pagdiriwang sa unang taon. At itong ating pag-ibanghilyo ngayon ni San Lucas, Kapitlo 4, versyo 31 hanggang 37, ay siyang unang pagpapahayag ng ating Panginoon ng kanyang unang himala. Ang kanyang unang milagro ay ang pagpalayas ng masamang espiritu o ng demonyo. At itong unang ginawa ng Panginoon, kaibaman sa ibang ebanghelyo gaya ni San Juan, ang unang milagro niya, ang unang himala niya ay ang paggawa ng bino mula sa tubig. Para sa ating ebanghelyo ngayon, ang ating Panginoon ay nagpahayag na ang buhay ng isang nanalig sa ating Panginoong Hesus ay buhay ng kaliwanagan. Buhay na nasa liwanag at hindi sa kadiliman. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pablo sa Tagatisalunika, Kapitulo 5, Beso 1 hanggang 11, sinasabi ni San Pablo na lahat tayo na nabinyagan sa ating Panginoong Hesus ay kanya pong iniligtas dahil siya ay namatay at nabuhay muli upang tayo ay maging kasama niya. At saan po tayo maging kasama ng Panginoon? Doon sa liwanag ng kalangitan. Sa liwanag ng kalangitan, yun po ang buhay na kung saan kasama natin ang Diyos, ang mga anghel, ang mga banal, at ang lahat ng mga namumuhay sa liwanag. At dahil dito, wala na ang buhay ng paghihirap sa karimlan sapagkat tayo ay maging hinirang ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 26 ay sinabi na ang Diyos ay naging tanglaw natin. Kaya tayo ay makakita sa may kapal na kanyang hinirang na maging bahagi sa lupang kanyang hinirang at iniligtas. Sa ating ebanghelyo, itong unang pagtingin natin ay una sa lahat na ang mga himala, ang mga ginagawang mga pagpalayas ng demonyo, ang pagtuturo tungkol sa ebanghelyo, ang lahat ng mga galaw at kilos ng ating Panginoong Hesus ay mayroong kapangyarihan.
hindi kagaya ng mga rabi o mga guro na gaya ng mga Pariseo, mga eskriba, mga Saduceo at iba pa, na mayroon sila mga guro pero walang kapangyarihan. Bakit po walang kapangyarihan? Una, hindi naaayon sa kalagayan ang kanilang tinuturo, gaano man ito kalalim, sapagkat ito'y parang literal na lang na pananaliksik, pagpapahayag o pagtuturo tungkol sa tatlong tradisyon. Tradisyon ng mga kautusan na tinatawag na Torah. Tradisyon na pagtuturo ng mga propita na tinatawag na Nabiim. At ang tradisyon ng mga karunungan na tinatawag na Kitubim. At hindi kagaya ng ating Panginoon na kanya pong pinupuntahan ang tao kung saan man sila nagtitipon. Sa unang panahon na kung saan ang ating Panginoon, mayroon pong templo na sentro. Ito yung templo ng Jerusalem. Ngunit may kanya-kanya pong bahay dalanginan. At ang bahay dalanginan ay tinatawag nilang sinaguga. Sa mga sinaguga, parehas po yan sa simbahan natin, doon nagtitipon ang lahat ng mga tao at nagkaroon ng pag-aaral. Ang ating Panginoon ay tumayo noon at kanya pong kinuha ang aklat ni Propeta Isaias at tinuro niya na yung sinabi ni Propeta Isaias na nasa kanya ang espiritu upang palayain ang mga bihag at ang makakita ang mga bulag at iba pa, ay kanya na pong sinasabi na mangyari na. At ito yung unang pangyayari pagkatapos nagtuturo ang ating Panginoon na kanyang pinalayas ang masamang espiritu. Sapagkat itong espiritu na masama o demonyo ay kung minsan hindi nakikita ng mga tao dahil sumasanib ito sa nasa kapangyarihan, lalo na yung mga nakaluklok na kung saan gusto nilang ipahayag ang kanilang kapangyarihan. Gusto nila ang kayamanan. Gusto nila ang katanyagan. Ito yung mga kilos ng masamang espiritu na gumagalaw kapag ka ang tao ay nauudyok na gagawa ng ibang paraan upang biglang yaman, upang magkaroon ng kapangyarihan, upang maging matanyag, at kung minsan gumawa ng mga bagay-bagay na masama upang makamtan lang ito, upang ang kanilang kapwa ay kanilang makontrol. Kaya lahat ng mga masamang nangyayari sa buhay ay dahil sa udyok ng masamang espiritu. Sa pagpalayas ng ating Panginoon sa masamang espiritu, kanya na pong sinasabi, dumating na ang kaligtasan ng tao at mamumuhay na tayo hindi sa karimlan at pagkabusabos, bagkos mamumuhay tayo sa liwanag. Upang mamuhay tayo sa liwanag, dapat ating tingnan ang ating kapaligiran sa isang pagtingin ng may katotohanan na ganito ang nangyari sapagkat yaong mga sinasaniban ng masamang ang espiritu ay nanglalamang, nangungurakot, gumagawa ng masama, kaya pinahirapan ang karamihan ng mga tao. Pangalawa, na dahil sa masamang espiritu, ang lahat ng tao ay napunta sa mga bisyo at nagpapahirap ng lahat ng tao. At pangatlo, ay inuudyokan ang lahat na lumayo na sa Diyos dahil nililibang na sila sa iba't ibang paraan. Kaya ang kapangyarihan ng karimlan ay gumagalaw kuminsan sa tao na kung saan nakalimot na sa Diyos at dahil walang Diyos, hindi na gumagawa ng mga kabutihan. Kaya tayo na namuhay sa liwanag, na binyagan sa pangalan ng ating Panginoon, ay una sa lahat ipahayag natin na tayo'y mga kawangis at larawan ng Diyos. At dahil dito, tayo una ay magkaroon ng gawain na mabuti, ugali na mabuti, may malasakit sa kapwa, na tayo ay magmamahal sa ating kapwa-tao, at higit sa lahat, magmahal
umibig sa Diyos. Sapagkat kung tayo ay laging nagmumura, nangungurakot, gumagawa ng masama, may mga bisyo sa buhay, ibang espiritu na ang gumagalaw. Kailangan natin ang kamay ng Diyos na nagpapalaya, nagliligtas, at ang kanyang liwanag na siyang gumagabay sa atin upang tayo'y mamuhay sa kabutihan, pag-ibig, kapayapaan, at buhay na ganap at ikasesya. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo sa atin ng mga wikang may walang hanggang kapangyarihan at mga gawang mapaghimalang makapagpagaling. Sa pamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at tuligsain ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng mundo, naway itaguyod ang kabutihan sa kani-kanilang gobyerno at maging masidhi sila sa pagpuksa ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating pananalangin upang hindi manaig ang mga masamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway mapalaya sa kanilang mga paghihirap, manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa pagsikat ng liwanag ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Iisang banal ng Diyos, basbasan mo kami. Sa tahimik, idalog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa nag-umapaw mong pag-ibig sa amin. Itatag mo nawa ang iyong kapangyarihan sa amin at maging lagi ka naming kasama sa landas ng buhay. Hingin namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain na lagi nawang magdulot ng iyong pagwaspas na sa aming tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang.
ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya, ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa namang helsisiawit ng papuri sinumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan ng Espiritu ng banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantikan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin yung simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kapalian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan binapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes ni Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na magaling na utos, at turo ni Jesus na painatin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at tirisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y naging nasa piling niya? O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mabag. Buhay ko may pagtangkaan,
buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa pangadib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 7, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay ay umiling ng lakas mong inilaan upang ganang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok sa ating Eucharistia o banal na misa kay Nares sa loob at kayong mga naugnay sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at nakuspusting sa iba't ibang paraan. Naway, ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating may hirap at nangangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain ka ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Jesus Nazareno. Ngayon na po, atin pong pagninilayan na dapat tayong masintro sa Panginoon Diyos, umibig sa Kanya sa pamagitan ng ating pagmamahal sa ating kapwa-tao gaya ng pagmamahal sa ating sarili at gagawa ng mabuti upang ang Diyos ay siyang Panginoon ng ating mga puso. Ngayon na po ang posbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniagos na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kalingan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na Manila, ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga lamang-imahin na salat mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng bilisyon ito na may maalala ng pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Poong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.